Kayo po ay nakikinig pa rin ng PIO Hour, oras ng mamamayan. Ang oras po natin, mga kalungsod, 13 minuto na po makalipas ang 10 ng umaga. At dumako na po tayo sa ating pakikipagpanayam. Malaking bagay nga po, kalungsod, ano, ang paghahanda sa mga trahedya gaya nga ng lindol. Kaya naman kahapon, nagsagawa ulit ng metro-wide shake drill kung saan nasubok ang pagiging alerto ng mga tao at maging syempre ang ating mga rescuer. At kaugnay nga nito, isa ang ating lungsod sa mga nakiisa dito sa ginanap na metro-wide shake drill. At para malaman po natin kung ganap na bang handa ang ating lungsod kaugnay sa kalamidad gaya ng lindol, makakapanayam po natin ang Senior Fire Officer 4 na si Sir Augusto Ariem. Good morning po, sir, at welcome po sa PIO Hour, oras ng mamamayan. Magandang umaga rin po, ma'am, sa inyo. Oh, at sa lahat ng nakikinig sa programa ito. Mm-hmm. Ayan, hello, hello ha, dyan sa ating BFP na nakikinig ngayon. Ayan. So, sir, kagaya nga po ng aking nabanggit kanina, kahapon po ay nakiisa po tayo doon sa metro-wide shake drill na isinagawa sa San Jose City National High School. So, kamusta po ba, sir, yung naging assessment natin dito? Naging maayos naman po at matagumpay po yung ating pagsasanay, mm-hmm, tungkol po doon sa shake drill. Mm-hmm. Na kung saan ay nakilahok po ang mga mag-aaral at grupo ng San Jose City National High School. Mm-hmm. At ito ay ginampanan po ng DLG family, ang BFP, ang Philippine National Police, mm-hmm, ang Rescue 3121, ang PIO, at ang Department of Health po. Mm-hmm. Ayan. So, kamusta po ba, sir, yung naging response nung mga lumahok nga sa naturang drill, yung mga estudyante natin, mga guro, kamusta po ba yung response po nila? Naisagawa naman po nila ng maayos, mm-hmm, bagamat kailangan pa nating pag-ibayuhin para sa masigurado natin at matiyak, mm-hmm, yung kaligtasan natin. Mm-hmm. Pagdating po ng lindol. Mm-hmm. Doon naman po sa side ng ating mga rescuers, sir, masasabi po ba natin na talagang sanay na po sila or handa na po sila talaga kung sakali man na wag naman sana natamaan tayo ng inaasahang the big one, kung tawagin? Ang mga rescuer po natin ay may mga training, mm-hmm, at may kakayanan pag-responde sa mga ganitong kalamidad. So, patuloy po ang pag-aaral para lalo pang mapaigting at may saayos yung ganitong pagsasagawa po. Mm-hmm. Ayan. So, sir, yung basic duck, cover, and hold ay lagi po nating itinuturo yon sa ating mga kalungsod. Ano po? So, ano po ba, sir, yung kahalagahan nito kung sakali nga na magkaroon po ng lindol? Napakahalaga po ng gawain ito. Ito po ay isang technique, mm-hmm, na kung saan ay bibigyan po natin ng proteksyon yung ating ulo, mm-hmm, at saka batok para po pag may nabagsak, okay, na mga bagay, ay may protection po yung ating batok at saka ulo. Mm-hmm. Ayan. So, bukod po ba, sir, sa duck, cover, and hold, ano-ano pa yung dapat nating tandaan kapag ka may lindol? Pagka nabigyan na po natin ng protection yung ating ulo, mm-hmm, pwede po tayong magtago sa ilalim ng lamesa, apa, kama, ilalim ng upuan, o kaya ay doon sa mismong kwan ng pintuan. Kasi yan po yung pinaka matibay na parte ng bahay, mm-hmm, o gusali. At sikapin po natin na pag napunta na po tayo sa labas, ay hindi lang po tayo basta nakadak o nakaupo. Sikapin po natin na tayo ay nakadapa para po kung sakaling may pagbitak po ang lupa, mm-hmm, ay hindi po tayo masesentro doon sa hiwa ng lupa. Ayan. So, yun po yung pinaka-importanteng dapat po natin gawin. Ano po? Bukod po doon sa duck, cover, and hold, magtago tayo sa mga matitigas na bagay like lamesa, kama. Tama po? Yes, ma'am. Ayan. So, sir, kailangan lang po natin malaman
gaano po ba kahalaga yung pagsasagawa po ng drill para po sa mga kalungsod natin? Ay, napakahalaga po nito. Ito po yung tinatawag nating pagpaplano o paghahanda. Mm-hmm. Sabihin, pag tayo may alam, meron tayong kahandaan. Mm-hmm. So, yun yung aware tayo kung sakaling dumating man yung pagyanig. Mm-hmm. Alam natin kung saan tayo pupunta. Alam ng bawat isa kung ano yung pinakamagandang gawin. Mm-hmm. Pero sir, yung ilang kalungsod po natin, kapag dumadating nga po yung mga pagyanig o mga sunog ay nagpapanik po sila. Dapat po bang magpanik tayo kapag may mga ganong instances po? Sa ganito pagsasanay, may iwasan natin yung tinatawag na pagpapanik. Mm-hmm. Kailangan nating maging kalmado. Apo. Ibig sabihin, pag dumating yung mga ganyan, kalmado lang tayo, huwag tayong maingay, huwag tayong tatakbo, huwag tayong nagsisigawan. Mm-hmm. Para maiwasan nating magkaroon ng mga injury. Ayan. So, bukod po sir doon sa dito sa City High, nagkaroon din po ba ng simultaneous drill sa iba't ibang school po or mga private sector po? Meron din mga ibang mga school nag-participate nito. Mm-hmm. Kung saan ay talagang nakiisa sila sa programa ng safe drill. Okay. At ito naman ay pangkalahatan kung saan isinagawa ito sa buong Pilipinas. Mm-hmm. At pati nga po yung ating mga detainee sa BJMP. Okay. Ay nakiisa rin sa ganitong pagsasanay. Mm-hmm. Ayan. Talagang sumabay po tayo doon po sa Metro Manila, sir, ano, na exactong 9 po ay nag-start po yung drill natin. Tama po ba? Yes, ma'am. Nasunod po yun dahil yung sa memorandum po at exactly 9 o'clock. Mm-hmm. Ay yun po yung pagyanig po. Mm-hmm. Ayan. Baka may nais pa po kayong talakayin po doon sa mga nabanggit nating topic kanina. Baka may gusto pa po kayong idagdag, sir, nasa inyo na pong pagkakataon. Ito ay panawagan po sa lahat ng mamamayan ng San Jose. Mm-hmm. Na bigyan po natin ng pagpapahalaga ang ating buhay. Dapat po tayong maging handa para kung sakaling dumating po yung mga ganitong pagkakataon, tayo po ay maging ligtas at alam natin yung pinakaligtas na lugar. Sir, baka may nais din po kayong batiin yung mga nakasama niyo po kahapon doon sa shake drill. Sino-sino po bang mga ahensya po ang nakipagtulungan sa inyo? Binabati ko rin ang aking mga naging kasama kahapon. Ang DepEd sa San Jose City National High School, ang PIO, DILG Family, ang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Rescue 3121 at Department of Health. Dahil sa kanilang pakikisa, naging matagumpay yung ating pagsasanay sa shake drill. Thank you so much po sir sa oras na ibinahagi ninyo sa amin ngayong umaga. At sana po ay muli pa namin kayong makapanayaman, no, para po dito sa mga trahedya gagaya nga ng Lindol para ma-inform po natin yung mga kalungsod natin. Mga kalungsod, ang atin pong nakapanayam, si Senior Officer 4, Senior Fire Officer 4, Sir Augusto Ariem. Ay, magbabalik pa po ang PIO Hour makalipas lamang ang ilang paalala.